doon sila, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. But doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang... Hilain kita kung sabihin, patayin ninyo yung masasamang tao, kriminal. Wala akong sinabi na pumatay kayo ng inosente. Alam nila ng lahat. Nataka ko hanggang ngayon, ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Katagal ko rin. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nakapapalis dito sa hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga, bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. So, i-summarize ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Ma'am, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personal na yan. It has nothing to do with you, pati yung character ko. Yung boses ko lang kasi basi excited. But if you are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. And I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na papaulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano, mahal yan. Nabubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos so, masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kayo, Mr. Yes, Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito sa hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga, bukas, huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Senator Ortiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony. Kasi sinabi niyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawa, ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he is lying. I do not know him. And I do not have to congratulate this policeman
and soldiers, trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Dapat magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior Superintendent Padilla? I only congratulate people who itong mga police daw graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin ini-investiga. Kaya, and, ma'am, huwag tayong umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, tinawag Mr. ninyo Chair. Ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? Ah, may mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? E kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay walang pong trabaho. Patayin sila kaysa o, ipreso sila? Wala mo pakialam dyan sa criminal, ma'am. So thank you for making that of record. Kung pakialam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. But doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be, at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo. Kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Rodriguez. Mr. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nag-file ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin. Huwag na tayo magdrama dito. Tapos yan na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin mine and mine alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung ano mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty.
Pero alam nila ang mga pulis na pumasok ng kidnapping, alam nila yung pulis nila, pinatay ko. Thank you, Mr. President. Ako po may tanong din. Pinag-aralan namin yung, pinanood namin yung mga footages mo nung you were president-elect tapos naging presidente. Meron kayong sinasabing ang reward, iba-iba nga yung amounts, tapos sasabihin nyo parang may encouragement na pumatay, patayin ang mga kriminal, pero dudugtungan nyo parati sa dulo ng lalo na kung nalagay sa peligro yung buhay ninyo. Okay. So, ito lang po yung tanong ko. So, when you were president, hindi nyo ba po concern na malito yung mga nakikinig sa'yo, na kausap mo mga law enforcers, na may maniwala, lalo na dun sa first part ng sinabi mo, at na-confuse na sila sa... Kasi, palikuliko po yung mga pronouncements po ninyo, Ms. President. When you were president, were you not concerned that you will be misinterpreted? Hindi, kasi matagal akong instructor ng police eh. Dumadaan ito sa psychiatric. Gagastos pa ako ng... I was also president. May funding ako dito sa mga psychiatric nila. Nandyan yan sa item eh. Hindi naman ito mano. At saka... Alam mo, Senator, pag kayong mga ganun, mga heinous crime, mga patayan dito, ang presidente o mayor, hindi pwedeng kailangan magbitaw ka talaga ng salita. Putang ina ninyo. Kasi pag hindi, walang... Ay, hindi ako na nagyayabang. Look at my city. I would like to we travel back. Ano ang syudad ng Davao noon nung hindi pa ako mayor? Nandyan yung komunista, nandyan yung mga hood-offer, nandyan lahat. Abusado na police, abusado na sundalo. Puro criminal, puro kanya-kanya. Nung na-mayor ako, sabi ko, hinto kayo, either, ayan, mga nandyan naman na noon. Sabi ko sa mga polis, either patayin ninyo ako o papatayin ko kayo. Putang hina, huminto kayo dyan, betse kayo. Dahil kung sinabi ko yan sa mga kriminal, sa polis, lalo na sa kriminal. Pero yung mga polis na nag-kidnap, sumali sa hold-up, mga tao nila, pinatay ko talaga. Alam nila yan. Ibibigay nila yung pangalan kung tanungin mo. All you have to do is to place them under oath. Sinabi ko sa kanila, pati kayo pag hindi ninyo, madisiplina yung mga tao ninyo. Bayad ang mga tao ng sweldo ninyo, tapos pati kayo kasali dyan. Stricto talaga ako sa polis. Ayan sila, puro general yan. Protektado ko ang polis pag sa trabaho. Kasi ma-demoralize pag hayaan mo. Alam mo ba, Senator, nung mayor ako, ayan, puro dumaan ng Davao yan, puro naging chief of police yan. Pagka ang polis nagkaroon ng kaso, yung araw na yon na ma-file yung kaso against the police, putang ina, yung sweldo niya, hinto na yan. Wala ng pagkain na dumadating doon sa pati yung mga anak. Hinto pati yung edukasyon ng bata. Kaya pinoprotektahan ko sila.
pinoprotect, ito puro generals, pero alam nila, sila mismo pinoprotectahan ko, dumaan ng kaso yan. Pero yung mga pulis na gago, Can I I will take advantage of the presence of the former president and then ask now the police generals present this afternoon. Narinig niyo yung sinabi ni presidente? Danao, Generals Danao and Cuy, do you confirm what the president said? Na kung involved ang police ninyo sa krimen, siya mismo ang pinapatay daw niya. So ano, do you confirm such a statement? Alam nila yan. As far as I'm concerned, sir, when I was under the Davao City Police Office, hindi naman siguro sir yung pinapatay. Sige, tell us. As far as I know, sir, wala man pinatay po si Mayor talaga. What do you do to the policemen involved in crime? Policeman is involved in crime, yes, sir. That is the scenario. Sir, nung panahon ko, when I was the city director, there was one policeman who was discharged for illegal drugs. And unfortunately, hindi ko na lang po i-mention yung pangalan kung sino yung congressman na nilapitan at na-reinstate po sa serbisyo, in short. Okay, he was already discharged from illegal drugs. Wala pang 1 year, sir. Walang ginawa kundi magmaoy, mamaril, at binabaril niya, sir, yung kanyang misis, binabattle indok niya yan. Okay? So, in short, sir, yung taong yun, kinausap ko. Kasi sabi ko, kababalik mo lang, baka pwede namang maglaylo ka. Okay? So, ang nangyari, sir, naglaylo siguro ng 3 linggo. Ganon uli, sir. So, binaril na ng binaril yung misis niya. And accordingly, sabi mismo ng misis niya, sir, kaya po laging nagwawala na naman itong mister ko dahil bumalik uli sa droga. So in short, sir, pinatay namin. Ganun lang, sir. Anong circumstances? Meaning, pinatay ninyo? Paano? Sir, lumaban, sir. Police, may sariling baril, sir. Binabaril nga niya yung misis niya, kami pa. Patay niyo sa bahay niya? Yes, sir. Inoperate namin talaga, sir. Yes, sir. Inoperate namin, sir. Nakalimutan ko lang yung apelyido. Pero that was when I was the city director. I think it was 2014. Anong month po? I am familiar with the... Sige, sir. Can you supply the details, Mr. President? Yes. Lumaban, sir. Yung anong petsa? So that yung mga gusto mag-research further sa insidente, anong petsa? Anong pangalan ng tao? I cannot... it would be impossible to remember that. I have to go back home and... General Danao, month and year? Para lang ma... Because this happened in Davao City, pero anong month and year? Para... Yes, sir. Hindi ko lang, sir, maalala yung ano, pero I was the city director, sir. Pero sige, that was from... So, kasi I was assigned, sir, from 2012 up to ano... 16 yata? Or basta almost 3 years yun, sir. Sige, thank you. So, walang ginawa yun, sir, kundi magsumbong sa station. And, actually, pinatawag ko, sir, yung police. Yun yung pinagtataka ko, sir. Dahil na-discharge na ito, hindi ko na lang sasabihin, sir, kung sinong congressman yung nilapitan niya. Sige po. And nakabalik, sir, sa serbisyo. So, yun ang nakakasakit, sir, sa atin. Dinischarge ka na nga for illegal drugs, and yet, nakabalik ka uli. Pagbalik mo, the same trabaho, illegal drugs pa rin. So, what will we do dun, sir? Alangan naman na, misis mo, binabaril mo, buntis, binabatil indok mo, hindi lalo na sa ibang tao. Thank you, General Cuy. Any reaction to what the president said? Sir, when I was the city director then in 2005, I cannot remember any incident of a member of the Davao City Police na involved in illegal activities. But yung policy na yung po ni Mayor noon was well known to the public, more so to the members of the police force. Senator. Go ahead, sir. Sa lahat ng puro nagdaan ng Davao to, pinakamabait yan si Cuy. Hindi makapatay ng lamok yan. Yung iba dyan, Danao, patay ka dyan. Alam mo, you know, ang trabaho nitong mga to,
is to confront criminals. And pag nandyan na yan, nagmumuntot na, buhay ng nila, ngayon, mamili tayo, ako, nung mamili ako, sabihin ko, sige, habulin mo. Patayin mo pag lumaban. Yun talaga ang yun. Patayin mo pag lumaban. Hindi ko sinasabi isalvage mo. Nasabihin mo, hulihin mo, nakakampag, tapos barilin mo. Hindi trabaho ng lalaki yan eh. Kung tunay ka na lalaki, hindi mo trabaho yung magpatay ng tao na... Bigyan mo ng baril, magbarila na lang kayo. Alam nila yan lahat. Ayan si... katabi mong senador, alam niya yan. Senator De La Rosa. Mr. Chair, I would like to share also my own personal experience. Pagdating dyan sa mga words ni President Duterte na sinabi niya, yung pananakot niya sa kriminal na pag kayo gumawa, lalo na kayo mga police, na involved kayo sa kidnapping, involved kayo sa droga, involved kayo sa hold-upan, papatayin ko kayo. Yes! Sinabi niya yan. Sinabi niya yan. At itong mga police na ito, na namamatay din, namamatay sila during operation na kinandak sa kanila, dahil lumaban talaga sila. Hindi naman pupuntahan mo lang yung pulis para barilin. Sabi ko nga ni Presidente, hindi gawain ng lalaki yan. I have my own personal experience. Isang tao ko noon, matagal lang ko ng tao, sinaligan yung trusted ko na tao. Ang problema, nagka-girlfriend ng isang drug addict. Nung girlfriend niya yung drug addict, siya rin tumira na ng droga. Ngayon, nang tumira na siya ng droga, dahan-dahan na rin siya nagbibinta ng droga. Pupusing na siya. So, naawol siya ngayon. Nung naawol siya, nag-full-time na talaga siya naging puser. Sabi ni President Duterte nung mayor siya, yung mga pulis na yan na nagbibinta ng droga, papatayin ko kayo. Alam mo nangyari? Inoporitan yung pulis na yon. Tauhan ko yung dati. Inoperitan siya. Pag-operate sa kanya, nag-bypass. Nung nag-positive, inaristo siya. Pinasok siya. Barilan sila. Nung mga SWAT na pumasok, ang masakit pa nga, Mr. Chair, yung mga SWAT na pumasok sa kanya, nag-assault, classmate niya na matagal niyang kasama from the training center hanggang sila nagiging SWAT, hanggang nagiging kasama sa basketball araw-araw, kasama sa kusina kumakain araw-araw. Pero sabi ng police na, yung SWAT na nag-assault, sir, ano magagawa ko? Classmate ko yan, hindi ko kayang patayin. Pero lumaban eh. Kaya, paano ko i-explain ito ngayon sa asawa ng classmate ko na matay na kumari ko? Kumari ko pa yon. Ang hirap i-explain, sir. Patayin yung classmate ko, pero kung hindi ko rin naman siya barilin, ako mamamatay. Magaling na shooter yung tao na yan. Magaling na bumaril. Kaya ganun po ang iyari. Pag sinabi ni President Duterte, as a matter of policy, na papatayin ko kayo mga kriminal, papatayin ko kayo mga pulis na sindikato, yun ang ibig sabihin. Papatayin kapag lumaban. Yun talaga. Sabi niya, mas gusto ko pagkatapos ng putukan, kayo ang nakatayo. Yung kriminal ang tumba. Hindi kayo ang natumba. Ang kriminal ang nakatayo. Because mahirapan akong mag-explain doon sa pamilya ng pulis na namatayan. Pero yung kriminal, wala mang problema kasi sila man talaga na gumawa ng krimen. Kaya kung lumaban, mahirap kasi pag kinuha natin yung word palagi na yung intimidation na ginagawa ni Presidente sa mga kriminal, pang-intimidate lang yun. Kaya nga, ang ganda ng Davao City dahil takot talaga pumasok ang mga kriminal doon. Sabi niya, pag kayo kriminal pumasok sa Davao City, hindi kayo makakalabas dito. Kaya takot sila. That's intimidation. Pero yung pag-implement nung sinasabi ng papatayin ko kayo, walang pulis na gago na graduate ka ng public safety basic recruit course
na tinuruan ka ng Police Operational Procedure, tinuruan ka ng mga lahat-lahat ng mga rules of court doon sa training mo, tapos isalbis mo yung tao? Walang pulis na ganun. May pinag-aralan ang pulis eh. Nga pinag-aralan yan. Kahit nasabihin pa si Presidente na, barilin mo diritso ha, barilin mo diritso. Hindi, susundin ng pulis yan. Dahil alam nila what is tama at asong hindi. Kaya, palagi lang na may misinterpret, na may misquote yung kanyang mga hyperbole, yung mga superlatives, yung mga ano pa yung mga pinagsasabi ni Presidente, just to send the message to the spine of the criminals na takutin sila. Yun po ang technique niya. Niya. Magaling yan siya sa Saiwar eh. Magaling siya sa pang-iintriga hanggang yung mga criminal mismo magbabarilan sila-sila na lang mismo at yun ah. Yun ang ginawa niya ng double death squad, yung mga criminal na nagbabarilan. Salamat sa inyo at wala nang trabaho yung police. Kayo na mga criminal nagbabarilan diyan sa Davao City. To complete your story, Senator Bato, yung sa tauhan mo, if you can remember the time frame, time period nung anong month, anong year? Sige lang, mag-research lang tayo. Ipapapresearch na ako doon kung anong year yun. Papapresearch ko. Mr. President, one last question for me. I don't know yung mga colleagues ko, meron pa. Meron pong footages kasi na, katulad nung sinabi ko kanina, yung sabi mo kung pwede kayong ma-misinterpret na ini-encourage nyo patayin pero dinudugtungan nyo ng kumanlaban, ganun. Pero sabi mo rito, may 3 million ako sa mga drug lords, itong terrorizing, supervising na drugista, 2 million, second echelon, 1 million, ordinaryo, 50,000. Did you actually fulfill itong mga rewards na sinabi nyo po? Kahit na doon sa pwede niyong sabihin na pasok sa inyong sinabi na napatay mo kasi self-defense. Did you actually give rewards like this, Mr. President? Istorya lang yan, sir. Kung police ka, hindi, ito na, Danao. Kung may pinatay siya tapos sabihin niya, sir, sana yung sinabi mong reward? Mumurahin kita. Putang ina, trabaho mo yung magpatay tapos magkubra. Ano ulit ito? Kahiro mo? Trabaho mo yung magpatay ka pa ng patay? Yan ang trabaho mo. Kaya ka binibigyan ng baril eh. Ang ibig kong sabihin, patayin ninyo yung masasamang tao, kriminal. Wala akong sinabi na pumatay kayo ng inosente. Alam nila ng lahat. Yan sila. Naggalit ako pag ikaw ang pulis, nag-abuso at may nagsumbong sa akin na binugbog ka ng pulis o pinatay mo yung asawa niya, putang ina kang pulis ka, may problema ka sa akin. Either maglayas ka, alam nila yan. Pag hindi, maabutan kita. Mr. Chair, just to add to the statement. Say, go ahead. President Duterte, yung sinasabi-sabi niya na pera, amount na ganito, ang may understanding to that is kasama yan sa fear factor na gusto niyang i-inject doon sa mga kriminal. Tingnan nyo, nung in-announce niya na meron kang babayaran ko yung drug lord, sabi niya, 1 million o... Iba-ibang prices, iba-ibang amount. Tingnan mo. Parang kung saan napunta ang mga ang pinakamalaking drug lord sa Cebu, si Jaguar. Lumayas. Nagtago dito sa Las Piñas hangga't dito nakuha sa Las Piñas. Yung mga drug lord sa Iloilo, si Odicta, saan nagpunta? Ha? Pumunta dito sa Manila. Kasi natakot sila. Natakot talaga sila, Mr. Chairman. Pero kung sinabi mo na actual na binigay yung pera na yan, na pangtakot, na kung may napatay, ibinigay, I don't know. Tanungin natin yung President Duterte kung binigay ba niya yun kung may namatay. Hindi, kasi... Pero ang alam ko, pangtakot lang niya yun. Kaya naglayasan yung mga drug lord dito sa Pilipinas. Ngayon, nang wala na si President Duterte, bumalik na naman. Andyan na naman sila ngayon. Continue yung kanilang trabaho, kanilang negosyo.
Hindi nila nakuha yung style ko, sir. Hindi ako magsabi, magbigay ako bounty, ikaw yung kriminal. Criminal A, 50,000. Sabihin ko, ang polis ang bigyan ko, 50,000, sigurado mahulihan po. Kung sabihin mo lang 50,000 doon sa, wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, oh, hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Alam nila yan kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure. Dumaan yan sila sa akin either sa klase or lecture. Alam nila lahat. Alam nila lahat kung papaano pumatay ng legal at papaano pumatay na makukulong ka. Always in the fulfillment of duty when your life is in danger. Alam nila yan. Pagkapulis ka, hindi lang basta-basta bumaril ka dyan. Only when you are enforcing the law at sabihin mo mag-surrender ka, pag ayaw mo mag-surrender, lapitan mo, you must overcome the resistance. Pagka nakaputukan kayo, sabihin, sinasabi ko sa IAS at sabihin ko uli ngayon, ang sinasabi ko sa pulis, huwag kayong umuwi dito sa o mag-report sa akin na may tama ka. Galit ako, sabihin ko, bakit ikaw ang tinamaan? Putang ina. Anong klaseng pulis ka na? Alam nila yan. Yan sila na puro na dumaan ng chief of police yan. Alam nila yan. Senator, ayaw kong makita yung pulis ko na matay. Kasi naaawa ako sa mga piyuda. Kaya lahat, alam na, ito, nandiyan sila. Lahat ng pulis na mamatay sa Davao, pinupuntahan ko talaga. At yung mga byuda nila, ayan, nandiyan sila, nandito harap-harapan. Yung mga byuda nila, ginagawa ko casual sa City Hall para may pundo lang pangkain. Tanungin mo yan sila isa. Ganun yan. Pag nagsuspende ang pulis, nung mayor ako, wala na yung sweldo, ako ang nagbabayad. At pagpabay kaso, ako ang nagbibail bond. Pero kung abusado at kriminal, alam nila na papatayin ko talaga sila. Alam nila yan. Alam ng buong Davao yan. Huwag na tayo magbulahan. Hindi ako matapang. Takot rin ako mamatay. Pero may paraan ako. Thank you, Mr. President. Okay. So, we appreciate your attendance. No, we nag-overtime na po tayo, sir. Pasensya na po, hindi natin kaya hanggang 4 a.m. Okay lang, sir. Okay, kasi. And then, so, to the other resource persons or witnesses na hindi po natanong man lang, including Muking. Muking, isir, nataas mo kami mo, Muking, kasi marami sasabi baka hindi ka mag-appear. But thank you for, so pasensya na po kayo, no? We ran out of time for our first hearing. Automatic, Senator, bigyan mo ko konting panahon, sandali. Kasi ito, sir, si Muking. Yes, sir. Tigabigay ng pera. Mm. Alam mo ang pulis, sir, at alam mo yan, ikaw mismo alam mo yan. Yung pulis, walang pera yan pang-operasyon. Magtanong ka dito ng istasyon. Sweldo lang yan sila, may equipment sila, ganon, may police car. Putang ina, walang gasolina yan. Maniwala ka. Magtanong ka ngayon,
Baski ikaw sa probinsya, utos sa mga, sir, walang panggasolina. I'm not trying to cast aspersion doon sa taas. Pero yung mga gasolina, wala. Kung hindi mo bigyan, ito, kung may krimen, may nakidnap, ako, bigyan ko yan sila. Ayan, buhay yan. Bigay ako sa kanila, 50 mil. Gasolina. Pagdating mo doon, patayin mo. So, anong gawin nila? Bigyan mo panahon na lumaban. Kasi yan ang instructor ako sa criminal law, criminal procedure. The only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Kaya wag mong lapitan doon na ganunin mo. Hindi yung diretso-diretso. Lalo yung mga hold-upper, papatay talaga yan. Mindanao. So thank you, Mr. President. In the course of the hearings, doon nga natin i-establish, bakit nga walang pang-operation ang police? So yun ang ating, tatanungin ngayon natin yan. Pero we have run out of time for our hearing this, kanino kay Presidente? Until now, sir. Okay. Until now. Can we excuse the president? Okay. Sige, Mr. President, by unanimous position, you are now excused from the hearing. Thank you for attending. Thank you, sir. Thank you, sir. Whether you like it or not, kasi itong mga kaibigan niyo po rito, gusto na po kayong ipa-relax po, Mr. President. Ito na kasi yung forum na maybe binigyan ako ng panahon ng Panginoong Diyos na makarating dito and I can talk publicly. Alam naman lahat ng mayors yan, kulang talaga ang suporta. Ang pulis ko, hanggang sweldo lang yan. May pag-utos, walang gasolina, walang pang-follow-up. Mr. President, Mr. Chairman, I think it's majority of the members of this committee, Senator Robinson Padilla, Senator Bongo, yes, okay. Yes, George Stirling, and even Senator Villanueva, I would like to excuse the president from this hearing. We suspend so that the president can ayaw ko kasi there are so many questions that would be left unanswered. We suspend our hearing.